Gamets! It's me again, Gla, and welcome back to my YouTube channel. For today's episode, I'll be doing a bag review about this Longchamp Lee Pliage long handle. I know this is long overdue, but today it's happening. I'll be talking about the features, what fits, measurements, and let's see if I can do a try on as well. But before I do all of those, I just want to say thank you for those of you who just recently subscribed and watched my latest episode. Thank you so much, Glammates. If you're new here, welcome. And if you share the same passion, into it, you find my content interesting, I hope you consider in subscribing and hit that bell button so that you won't have to miss any of my episodes. So this is the bag that I'll be talking about today. I got this for 5,400 pesos, including shipping fee. In fairness, kasama yung shipping fee na doon. But again, the price, it really depends on the store promotion and it really depends on your online seller. I got this in red color, but ilalagay ko na lang din dyan yung available colors sa website ng Longchamp. And yan siya, guys. Materials of this bag, itong flap closure, yung brown na yan, up until dito. Tapos, itong two handles are Russian leather. And then, ito, itong parang canvas na to, it's polyamide canvas. Yan. Or, sometimes, tinatawag natin nylon. And, by the way pala, dun sa mga reviews ko, lagi kong pronunciation, Longchamp. Pero, sa totoong buhay, o yung totoo talaga, Longchamp. Parang ganun siya binibigkas. But anyway, sa ating mga Pinoy, Longchamp. Nasanay na tayong Longchamp talaga. Going back, okay. Yung color ng hardware niya, gold, yan. Meron tayong logo dyan ng Longchamp, yung kabayo. And then at the back, may nakalagay na Longchamp. And then, may nakalagay dito na Lee Pliage Shopping Model Deposit. Yan. May naka-stamp dyan. Yan. Okay? And then, kapag bubuksan mo, guys, kasi pwede mo siyang i-fold pag hindi mo ginagamit. Hindi ko kasi siya ginagamit currently, kaya naka-fold siya. Ganyan ang itsura niya, guys. Ito ay large. Yan. Now, in terms of size, yung kanyang, yung drop ng handle niya dito up until here, it's 11.58 inches. And then, yung size ng length here, dito, yung kanyang, length, it's 12.2 inches. And then, yung height dito pababa, it's 11.8 inches. And then, yung kanyang width, it's 7.5 inches. Yan. Kapag nilagyan na siya ng laman, guys, 7.5 inches ito. Yan, yung kanyang width. Okay? Alright. Tapos, at the back, meron lang din siyang gold hardware na to na kapag pinold mo, dito siya. Yan. Yan. And here as well, kapag naman, ginamit mo yung bag, tapos close mo siyang ganyan. Okay? Actually, yung mga Lee Pliage, pare-parehas lang naman sila ng features, guys. Nagkakaiba lang in terms of size kasi kung small, medium, or large. But in terms of interior and exterior features, pare-parehas lang din sila. Another thing is that yung hardware, minsan gold, yung iba naman, silver, or yung gunmetal, yung kulay, ganon. But this one, I like it because it's gold hardware. Pati itong pull, gold. Ayan. Longchamp. Ang nice. Tapos, zipper. Ayan. Red yung zipper teeth ng zipper. And then, ito, Russian leather din to. Ayan. Tapos, inside, ang kulay niya ay parang amber yung color inside, yung inner coating. Tapos, meron siyang slip pocket dito. At nandito ang aking
vaccination card. Yeah, pati yung flu vaccine card ko. Then, care card plus receipt. Ito siguro yung last receipt ko nung ginamit ko itong bag. And yeah, that's it. Tapos, yung ito, one way for you to check as well. Iba-iba, yung iba clear, ito naman, yung malabo. Yeah, but it doesn't mean na fake siya kasi iba-ibang series. Okay? And then, ito, meron din siyang etiketa dito na plastic. So there, yun yung features ng bag na to as well as measurements. Now, I'll show you what are the things that you can put inside of the bag. Ituloy ko lang gamates kasi yesterday, trinay ko rin tapusin yung bag review ko about the long chunk deep liage na large long handle. Pero kasi nanaubat yung camera kaya hindi ko siya natuloy. So ngayon, itutuloy natin siya. And yeah, ipapakita ko sa inyo what are the things that you can put inside of the bag. Currently, ito yung gamit ko ngayon, yung Gentlewoman na tote bag. Kung hindi mo pa napapanood yung review ko na to, go ahead and check it out. Lalagay ko na lang din yung link sa description box para madali niyong puntahan. And ang gagawin ko, ilipat ko yung mga gamit ko dito sa Longchamp na large. So, papakita ko sa inyo isa-isa kung ano yung laman nito. Okay. First would be yung laman. Ang hirap pala, no? Pag ganito. 15-inch na laptop. Okay. Lalagay ko naman siya dito sa Longchamp. Ganun. Silent G dapat. Yung pronunciation talaga ng Longchamp. Ganon. Kaso, nasanay tayo na Longchamp. Talagang may diin sa Longchamp. Ganon. Okay. So, yan. Nalagay ko na siya. Okay. And then, payong. Kasi nga, hindi ko na talaga tinatanggal, guys. Dahil, nag-uulan na. Okay. And I have my tumbler. Pero, saka ko muna ilalagay yan. Ito na lang muna kasi buo to. Lahat ng knickknacks ko nandito. Ito yung bag organizer, diba? So at least parang 1, 2, 3. Parang 3 pieces lang yung laman ng bag mo. Pero sa totoo, ang dami kasi nandito sa bag organizer. And that's it. Wala nang laman tong tote bag ko. Okay. Tingnan natin kung magkakasya. Yan guys, ang itsura niya sa loob. Currently, nakatayo siya pero hindi ko siya mazi-zipper kapag ganyan siya. So, ang gagawin ko, nakaganyan. Hindi ko rin siya pwedeng ilagay na ganyan kasi hindi na talaga siya kasha. Or, yeah, hindi na siya may stretch. So, yun, nakakalungkot naman hindi kasha. Pero, kung talagang kailangan nyo magdala ng payong, pwede naman ganyan, nakaibabaw. Yan. So, bag organizer, dyan na lahat, glamates, and then yung laptop ko, tapos yung tumbler. Ngayon, I'll show you how it looks kapag naka-shoulder bag to sa akin. So, ito siya guys, kung ano yung pinakita ko sa inyo kanina, hindi ko siya tinanggal, pero yung payong, nakaibabaw siyang ganyan. Okay? Nandun siya sa ibabaw ng bag organizer, and nandito yung tumbler. Okay? Ito yung itsura niya. Yan. Na may laman. Okay? And of course, you can use this as a shoulder bag. Maganda na long shoulder bag kasi mas may support ka. And this is how it looks as a shoulder bag. Front, then side, and back. So, ganyan kalaki guys yung large na long handle deep liage ng Longchamp. Now, my thoughts. Well, to be very honest, same sentiments. If you're able to watch my review about the small, short handle, medium, short handle na lip liage, sinabi ko na rin naman doon. And hindi ako magkakaroon ng large, long handle if hindi ko nagustuhan yung Longchamp. Longchamp! Yeah, kasi classic nga sila, diba? And water resistant, laban na laban sa office. Talagang perfect siya as work bag. Isa sa mga nagustuhan ko pala, guys, is that itong large ko,
Pareha sila ng hardware, yung pull niya, at the same time yung closure niya, yung button closure niya, pares na gold hardware, which I love. Yung medium ko kasi, gold tsaka gunmetal, hindi akma. Although yung small naman, pares na gunmetal. So, mas gusto ko yung ganun, parehas yung button closure and parehas yung pull. Kasi pag magkaiba, why? Ano yung reason? Ba't magkaiba? And then yun, ang nice lang kasi if you want an extra bag kapag nag-out of the country ka or out of town, no? Ito, madali mo lang itong mailagay dun sa baggage mo kasi pwede mo siyang i-fold. And may extra bag ka na. In terms of price, I got this for 5,400 and feeling ko super mura na yun kasi nakikita ko ngayon around 6,900 and pataas. Depende sa online seller na pagbibilan nyo. Ano pa ba? In fairness, last time di ba sinabi ko gusto ko yung short handle, ang cute, especially the small. But in terms of as a working bag, parang mas gusto ko na yung long handle kasi mas may support siya, especially na ang bigat ng laptop. Syempre, di ba, pag lagi kang pumapasok sa office, ang sakit na sa balikat. But with the long handle, may extra support siya. Unlike kasi yung short handle na bit-bit-bit-bit mo lang, ang hirap na maglakad pag sobrang bigat. yun lang yung napansin ko. But probably, I'll talk about that further kapag ginawa ko yung comparison video between the medium short handle versus this large long handle na Lee Pleiage. Yung con, nakikita ko na ngayon kasi ito yung palagi kong gamit recently nung hindi pa dumating yung gentlewoman. Ito, yung kanto niya. Kung makikita nyo guys, para na siyang may ano, himulmol. Yan. And ganun din yung sinasabi ng mga nag-review ng Longchamp na ito talaga yung sakit ng Longchamp kasi yung mga kanto-kanto niya, diba? Yan. Thank you, Glamites, for your time. I really do appreciate it. And I hope nagustuhan nyo. And if you did like it, bigyan mo naman ako ng thumbs up. And if you have any questions or requests, utilize the comment section below. At kung hindi ka pa nakasubscribe, I hope you consider in subscribing and hit mo na rin yung bell button para naman magkita ulit tayo sa susunod kong vlog. Thank you once again, Glamites, and I'll see you on my next vlog. Bye!